mga sangkay, isa pong napakalaking ilog ngayon ang natutuyo na, mga sangkay. Okay? Marami na rin po tayo na pag-usapan dito regarding po sa mga natutuyo ng ilog. But this one ay matindi rin po, mga sangkay. At marami po ang nagulat sa buong mundo. Dahil paano nangyari ito? Pero isa lamang po ang tinutukoy ng mga scientist. Mayroon pong climate change. Okay? Na ngayon, mga sangkay, nararanasan ito ng lubha ng buong mundo. Ano nga ba ito, mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, global update po tayo ngayon, mga sangkay. Global news, no? Dahil nga po, mayroon pong nagaganap na naman, hindi ko na matatawag ito nakakaiba, mga sangkay. Kasi, hindi na po siya common. No? Pero, nakakagulat na nagaganap na po ito ngayon, mga sangkay. Nakakagulat kasi, parang, paano ba? Sa panahon natin ngayon, mga sangkay, nagaganap ang mga ganitong klaseng pangyayari. Dulot po itong ng climate change. But babasahin po natin ang Biblia, mga sangkay, ito po ay nakapropesiya po talaga na in the last days magaganap yung mga ganitong klaseng mga event sa ating mundo bago po ang second coming ni Jesus Christ. Anyway, bago po tayo magsimula, mga sangkay, pakicheck po muna. I-subscribe po muna ninyo itong ating YouTube channel. Sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong dyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below. Click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito nga po, mga sangkay, no? Nakakalungkot po itong pangyayari sa ating planeta ngayon na nagaganap na nga po itong sinasabing magulong panahon, nakakatakot na panahon, mga sangkay. But we, as Christians, na naniniwala na babalik si Jesus Christ anytime soon, huwag po tayo mag-alala, mga sangkay, dahil lahat ng bagay na ito ay nakapropesiya na po sa Biblia. But tingnan po natin itong balita, mga sangkay, about po ito sa Mississippi River. Doon po sa US, United States of America, natutuyo na. Yan po ang report. At supply ng inuming tubig sa New Orleans, nanganganib di umano. So ito, mga sangkay, tingnan po natin. Tuloy na bumababa ang freshwater levels sa Mississippi River, malapit sa New Orleans, Louisiana, USA, dahil sa matinding init at kakulangan ng pag-ulan sa lugar. Grabe, no? Alam nyo, pansin nyo, mga sangkay, sa Amerika, well, malawak naman po talaga ang Amerika, pero hati po, mayroong ibang mga part na sobrang init ng panahon. While sa ibang part, mga sangkay naman, binabagyo. At hindi na po biro ang bagyo ngayon na dumadaan sa USA. Dito sa atin, mga sangkay, normal po sa atin yan eh. Kapag mainit ang panahon, parang normal sa atin. Kapag sobrang baha naman, mga sangkay, parang normal sa atin. Pero sa ibang mga bansa, kagaya po ng Amerika, nakakagulat, mga sangkay, di ba? Yung mga bagyo doon, hindi na po talaga nakakatuwa, mga sangkay, dahil nga po, masyado na pong kagulat-gulat. Pero yung mga scientists dyan, hindi na po sila nagugulat dahil matagal na po nilang itinuturo yan, mga sangkay, na ang mga bagyo ay mas magiging malakas dahil nga po sa climate change. Kaya naman nanganganib mawala ang inuming tubig sa lungsod dahil sa posibleng pagpasok ng salt water mula sa Gulf of Mexico. Lako po. Kaya naman nagplano ang US Army Corps of Engineers o USAIDS na magpasok ng 36 million gallons ng fresh water araw-araw sa local water treatment facilities. Bukod dito, parang ano na to, mga sangkay, desperado na sila eh. Kailangan po talagang mag-supply ng tubig para po mabuhay yung marami sa mga nakatira doon. Kaya nga lang, nakakalungkot, mga sangkay, mga malalaking ilog ito. Marami na po tayo na pag-usapan, di ba, about dito. Maraming mga malalaking ilog na sagana sana sa tubig. Pero nakakagulat, mga sangkay, dahan-dahan na po itong nawawala. Kahit dun sa amin, mga sangkay, meron po kaming ilog doon. Hindi naman po kalaki yan, nakagaya po nito. Pero sa pagtagal po ng pag umuwi ako doon, mga sangkay, nai-imagine ko siya nung mga bata pa kami na sobrang lakas pa po ng tubig, napakalalim pa po ng ilog. Pero ngayon, mga sangkay, talagang malakas lamang po siya kapag tag-ulan eh.
Pero pagdating po ng tag-init, halimbawa na lamang po, eh, mayroon pong tinatawag na summer, kung pag nasa season tayo ng summer, talagang kakaunti lamang po talagang tubig. So, it's happening around the world, no? Not just in our country. Pero buong mundo po talaga nakakaranas. Gumagawa din ang USAIDS ng isang underwater seal upang mapigilan o mapabagal ang pagpasok ng seawater sa ilog. So ngayon mga sangke, tinignan ko, ito galing po ito sa UNTV, di ba? News and Rescue. So ibig sabihin, legit po ang balitang ito. So naganap po tayo, ayan po, marami pong nagsilabasan mga sangke about dyan. At hindi lang pala ito isang beses nangyari, no? Ito, meron po ditong balita tungkol dyan. Tignan natin, tingnan ito. All right, Chris, thank you so much. Well, Algiers Point is a great place to walk along the Mississippi River, but those low river levels have started to worry West Bank residents. Photojournalist Adam Kopis talked with some neighbors as they shared their concerns. Ayan po, mga sangka, ayan po mismo yan. I love the solitude, particularly on the West Bank, the breeze, nice sun. And, you know, just washing our river and all the vessels going up and down. There's such a peace and tranquility in it. You know, it's lovely, it's beautiful. It's an energy that's hard to explain. Well, I've been out here walking on the levees for many months, and I've never seen the river as low as it is. Grabe, no? Sabi po niya, dyan na po siya nabuhay. Never seen, sabi niya, and I've never seen the river as low as it is. Never pa po niyang nakita na ganun po kababa yung tubig mga sangkay ng ilog na ito. It is. I never knew our river had some sandy white beaches. You might think you're at Gulf Shores, Alabama here. Well, I've noticed really a decrease in the water level, and it's kind of concerning because people like my children may go out and think it's okay to be on the sandbars or other things, which is a real hazard. Because I don't want them to slip into the water, you know, some of those things will kind of... Yan po, mga sangkay, laki na po ng ibinaba. Cave in and sink and Grabe. Other things. So they assume it's safe, but the river's not safe at all. There's a lot of commerce that goes up and down this river, and it goes throughout the world. And when this river's low, it's felt not just in the United States, but it's felt everywhere. Mm-hmm. Yeah, this side of the river absolutely has much more of a connection to the river. It's kind of a quieter place. It's got a peacefulness, especially if you get used to walking along the levee here. That's just very surreal. Ngayon mga sangka, ito pa. Marami po yan eh. Sobrang dami nitong balita tungkol dyan na inireport nga po nila na talagang bumagsak na po yung tubig na ito. Ibig sabihin, bumaba na po masyado. So may mga tinignan po tayo mga video dito. Dahil po ito sa tagtuyot, mga sangkay. The largest river is not mighty anymore. Drought conditions are bringing this vital transportation waterway to a halt. The climate crisis is also top of mind for many voters. The Mississippi River is at historically low levels. Let's turn now to the effects. Grabe, no? Makasaysayan. Effects of the ongoing drought in the South and Midwest. In Tennessee this morning, the water level of the Mississippi River is at an all-time low. Grabe. The Mississippi River, the second largest river in North America and a crucial water source, recently experienced a shocking event. Mm-hmm. Plunging to record lows in October 2022. Oh, no. Nung ano yan, ha? 2022. It surprised everyone when water levels started rising rapidly in 2023, eventually leading to flooding. However, a recent development has left experts and authorities baffled. What could this be? Well, you're about to find out. Stay tuned as we reveal the latest update on the Mississippi. Before delving into the recent shocking development at the Mississippi, tingnan niyo mga sangkay, oh, yung pagbagsak ng tubig. It's essential to have a quick overview of the river itself, as it will aid your understanding of the recent occurrence. The Mississippi River holds the title of being the longest river in North America, covering an expansive area of approximately 1.2 million square miles, along with its major tributaries. An impressive 1/8 of the entire North American continent is embraced by this grand river. Grabe. Its journey commences at Lake Itasca in Minnesota, flowing due south across the continental interior. On its way, it gathers water from significant tributaries like the Missouri River in the west and the Ohio River in the east, before eventually reaching the Gulf of Mexico through a vast delta southeast of New Orleans, covering a total distance of about 2,340 miles.
With such an extensive network of tributaries, the Mississippi River drains all or part of 31 U.S. states and 2 provinces in Canada. Grabe. So, well, mga sangka, it's happening talaga. Climate change is real. Nagaganap po ngayon. And we as Christians, we have to pray for our country also. Na sana hindi po natin maranasan ito, mga sangka. Pero gaya nga po ng sinabi ng marami, yung katupanan po ng propesiya sa Biblia, bagamat hindi po talaga natin yan mapipigil, mga sangkay, but we have to pray. Okay, pag-pray po natin ang ating bansa, lalong-lalo na po ang ating mundo ngayon, no? Ang dami pong mga disaster na nagaganap. Na, kung alam mo, kung wala kang knowledge sa Biblia, hindi mo maiintindihan ang lahat ng ito, eh. Kung wala kang idea, mga sangkay, ako kasi, ang ginagawa ko, may idea ako sa science, may idea rin po ako sa Biblia. That's why, mga sangkay, naitutugma ko siya. Sabi ng mga scientist, magkakaroon po ng ganitong klaseng event, catastrophe or catastrophic event in the future. And right now, mga sangkay, it's happening already. And if we look, kung titignan po natin ang scriptures sa Biblia, mga sangkay, it's already there. Nandyan na po siya, nakasulat na po siya bago pa maganap ang lahat ng ito, mga sangkay. And we still don't know when, kung kailan babalik talaga si Jesus, mga sangkay. Ito po yung inihintay natin, diba? Mga Kristiyano, yan pong inihintay natin. Yung mga atheists, sinasabi po nila katang isip lamang po yan. Ano ba? Kung ano-ano pong sinasabi nila. Pero hindi po nagsisinungaling ang Biblia, mga sangkay. Kaya, dahil kung nagsisinungaling ang Biblia, edi sana hindi natutupad ang mga propesiya na naitatak na sa Biblia. Ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol po sa atin na pag-usapan ngayon? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.